Karsel ang gintupan kang tatlo tanan ka mga persona matapos madakpan sa bypass operation sa siperado nga lugar sa isla kang Semirara. Wara ginauman kang dya mga sospetsado kag nangin kampante sa dakadya nga hindi makatabok ang mga kapulisan sa isla para patigayon ang operasyon. Dya bangod sa wara tibiyay ang mga barko kag imposible nga makatabok bangod sa mga draggal nga mabalid. Sa ginpatigayon nga operasyon kang Kaluya PNP sa pagpamuno ni Police Senior Inspector Frankie Gatila, ginpatigay ang bypass operation sa Jang Bidyo Kibar sa Barangay Tinugbok, Isla kang Semirara. Nadakpan si Samantha Joy Celio, 23 anyos, sangka waitress, kag taga Sapang Palay, probinsya kang Bulacan, pero temporary dya nga nagatinir sa isla. Tanaka dya na baklan kang sangka sa siya, ginapatian siya bu, kag nabulan ta na pakadya sa anang posisyon kag kontrol kang pito tanan ka mga sasay. Darama nga gindakop ang tag-iya kang video kay bar nga si Hassel Samonte. Suno sa mga suspect beket ana dya ang dyang mga illegal nga droga. Malay ko. Hindi ko alam. Bigla na lang sumulpot siya sa bag ko. May magikero ko katabi. Magaling sila umarte. Kunyari hindi nila alam. Alam nila yan. Kanina yan eh. Artista na sila, hindi sila polis artista na. Samtang suno sa tag-iya kang bar nga sangka drug surrendery, nagbag-o rin ta na kadya, kagwara rin nagagamit kang illegal nga droga. Napunta lang yung sa akin nung nireject siya ng kabilang bar. Sa ngayon noon, wala silang matuluyan. Siyempre, tinanggap ko sila kasi may dala siyang bata. Eh, hindi ko alam kung anong background niya. Yun. Tapos yun, iniiwan ko sila doon dahil sila lang man doon mag-iina. Doon ako nag-stay sa boarding house. Hindi talaga ako nag-stay doon. Kapunta-punta lang ako doon, gina-check ko lang sila doon. Tapos gaalis na ako. Meron pa akong question. Tatanungin ko po kung bakit nila ako kinulong na wala naman silang nakuha sa akin. Kahit katiting. Kinulong na lang nila ako dito ng ganun-ganun lang. Wala naman akong kaso. Inaamin ko, surrender ako, pero wala silang nakuha sa akin na droga. Wala akong ginawang violation, surrender ako, nagbago ako. Paano na lang, nag-ano pa sila ng mga voluntary surrender kung hindi nila bibigyan ng chance? Samtang darwa lang kaoras ang balot, gindakop man kang Kaluya PNP sa bypass operation si Leandro Lacorte. Tumandek kang Tayabas, Quezon, pero temporaryo man nga nagauli sa Sitio Naga, Barangay Semirara. Tanaka dyan na baklan kang sangka sa siya, ginapatian droga, kagsara pagid ka sa siya ang nakita sa anang bulsa. Suno kay Senior Inspector Frankie Gatila, mga bag-o nanda dyan nga mga drug personality sa isla. Pero sa andang pagpanilag, natigayo nanda gilayon ang mga aktibidades bahin sa illegal nga transaksyon sa dyang mga personalidad. Actually, naka-receive kita ka info regarding alin sa atin nga confidential asset last week kang December 2016. Tapos natigayon natin diyan nga makakandak kang test buy kag sa kadyang semana natigayon natin nga makandakan yung mga operation kung sabihin na kandakan natin ka bypass operation tana sa club na nagnaobrahan. Mambal natin siguro nga amo diyang anang front para sa pag-distribute na kaanang items. Ang subject natin nga laki, newly identified mo natin dya. Last week lang natin nabulaan ta na ka-info. Pag natigayon natin nga mga kandak mga test buy. Based sa monitoring, sanda kaya nagabal sa Mindoro, kag matabok rin dya sa so far, ang atin nga operation telad, kung sa diin darwa ka bypass operation ginhimo natin sa Sangkaadlaw, medyo nagdugang ginmang kita. Nagduro ang ginutilize kong confidential asset compare ka nagligad kay darwa ang subject. Samtang ga bypass operation, nagatransaksyon kami sa sangka subject, ang iba naman nga mga confidential asset is sige man gyapon transaksyon sa rapagin na mga target. Siguro no, ang ginapangabay ko lang sa Pumuluyo kang Semirara, hindi lang sa Semirara Island, kundi sa bilog nga
munisipalidad ng Kaluyang, Kabaybang, padayon ang suporta nyo sa PNP, ang pagsarig nyo kanaman. Kag hindi ka mo mag-headlock na magtuguro kang reliable na informasyon. Kaya dyan kami nga PNP, nga full support, kag binasuportahan gid ang kampanya kontra droga. Para sa Co-Patrol, Peter Salivar.